May mission therapist na lang ako ng Cagayan de Oro. Kaya lang, biglang nagbago ang aking kabiyahe papuntang Mindanao. Napunta ako ng Davao. Dahil sa nalaman ko ang anak kong si Tintin ay may emergency na kagat ng pusa. Kaya ako'y pumunta ng Davao dahil siya ay kailangan ipa-incheck ng anti-rabies. Kaya sinamahan ko siya noong time na nandoon ako sa Davao dahil nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Siya si Tintin, ang anak kong pangatlong anak na babae. Siya lang nag-iisa kong anak na babae. 16 years old na siya ngayon. At nahalaman ko siya. Meron kasi siyang sakit na yan ngayon siya 2 years old pa. Kaya nag-aalala ako sa kanya. At kung baka nagkaroon siya ng problema. At nagagaling ko rin lang ng sakit ng heart problem ng pagkari. Kaya iniisip ko rin ang mga anak ko paano sila kung ako'y mawala. Gusto ko silang samahan palagi, magkipag-bonding, malaman ang sitwasyon nila, lahat ng nangyayari sa kanila. Istoryahan niyo niya si ma'am. Istoryahan niyo niya si ma'am. Grabe naman ang ano, ang mga sinabi nila. Ano ba ang sinasabi nila? Napaiyak ba yung Excel? Ano? Kapit na gayon yung kaila ko na hindi man, kaila ko na si ma'am. Parang nalain lang daw. At si ma'am, imbis doon na magpasalamat, ingat ko na nun daw ang pag-studio. Kaya nga, hindi gapoy kita si ma'am mo eh. Kaya, nagpalit na to si ma'am o tambal, naglakaw-lakaw pa to dito. Ah, dito ko rin. Kaayo, dito. Mama, nagasto pa ko sa pagkaon na mo. Oh. Yung patong kwarta ng gati nila, kulang ragan, isang ipalit ng mga tambay. Nampamasahi pa diyo, tsaka hindi nagasto sa nampamasahi. Ulan, hindi ko ito kung gusto. Mabait si teacher, Mary Jane. Ang isi mo, na ito human kayo. Itarong ito ko ano yung mga ato. Nagpaano pa si Ma'am at Beria kay dili man kami makita ato no kay wala na. Kami gid si Ma'am dito asa kanang tao-tao dura asa ano nagani kay naato si Sir Boyet. Ya, natong sekretary ni Koon, motoy yung ka-istorya din. O na to'y nagbigyan sa mo, special, prioritize na dito ah. Para lang na maingitan ito. Ano ba nangyari dyan? Ah? Nang infection na? Oo, pero oh. Namaga na? Oo. Di pa ni Maul, burot ka ayun eh. Karoon kayo, okay na siya, tapos Koon. Napadyo kambra sa likod. Ala? Dali na mo, okay, nabalakas ni Ma'am. Una, dili na siya gusto mo. Abdan pa daw Martes kay... Oo, dapat yan. Nung simulan na kagat, hindi na pinatagal sila. Yan eh. Oo, sila. Unsa tong, kaya kung unsa tong nakuha nilang schedule, kaya sa Martes na kita niya, ingon ko ka ma'am, ma'am, super schedule na naman ko na doon sa Martes ma'am, tapos anak si ma'am Tin, dili, mabala ka na dyan ko, Tin, pag-aabdan pa na ni Mug Martes. Inaantay ko lang kita mag-message kung ano na nangyari sa'yo eh. Kasi talagang lumipad ako rito. Sabi ko, rebook ko Davao dahil yung anak ko kawawa naman. Yung nakagat ng pusa, baka kung ano na nangyari doon sa, ano, mag-rabies. Mabay na, nabala ka sumang pati ang principal. Ano ang principal na... Motog eh, subtan si ma'am nga mo absent. Anak ko dang principal. Nagkawan pag itong principal nga, siya daw mo sundo sa ako dito ah, kahit kung sa'yo daw. Sa'yo man ka ayaw may manggikan, mga 5 man, dito. Alas 7 pa man itong principal. Ano po kayo principal? Maraming thank you kay ma'am, sabihin mo ha. Ganin. Kasi siya na sa mga... Ako pa din nila gusto niya. Sinabi nila manang at saka ni... Wala man si mama, si kita manang. Ano ba pinagsasabi ni manang kay mama? Wala po. Bakit wala ba siyang tiwala sa teacher? Eh teacher nga ang pangalawang magulang.
Kaya nga natutuwa ako at may nag-intindi sa iyo. Dasal ako nang dasal sa eroplano nung dumating ako dito. Gustong-gusto kong pumunta diyan sa inyo. Kasi sila ganyan. Gusto ko sila sa Marquis daw. Dun si ma'am. Ako, kaya agad ramang ko kung kuan. Ako gusto gi ko sa Marquis na ako dito ako niya. Si ma'am na miningon na di na daw patugayon na. Oo. Balakan na daw siya. Oo, hindi naman talaga pwedeng patagalin ng rabies na. Kasi iyan, delikado yan. Kapag ka umakit yan sa kung ano. Nerve. Gusto na gid ni ma'am na maindikan daw ko motor. Baka lang miingon nga dalo na lang ko diri ah. Mahirap kasi pag umakyat yan sa nerve, umakyat yan sa ulo, sa puso o kung saan yan pumunta. May reaction effect yan sa body nang hindi maganda. Namlay nagyakon diri ano diri. Namanhid na yung paa mo. Nung sinabi mo nga namanhid, hindi na nga akong pakali, sinabi ko yan kay Kuya Jobet mo. Nak, si Tintin, nag-ano na ang paa niya, na, nang hina na. Tapos sinabi ko kay Kuya Jobet mo, naribok ang ano ko ng Dabaw. Hindi ka nakapasok nung kinabukasan. Bakit? Lang, natulog ang mong katulog. Ay, natulog yung sakit. Pwede akong ulo na ba? Masama pa pakiramdam mo. Grabe, grabe yung usapan nyo nung ano. Alam mo ba, ang tagal-tagal ko doon nakatayo sa gilid ng kulungan ng baboy. Nag-aantay ako kung bakit ang lakas-lakas ng salita ni Manang at sigaw. Pati si Mama naririnig ko. Si Manang galit na galit. Ikaw iyak ng iyak, hindi na ako mapakali. Sabi, pinuntahan na ako ni Kuya nung inchan mo, nung pinuntahan ako. Sabi ko, pahintuin mo na yan si Tintin, painin mo yung tubig. Hindi pwede yan, mai-stress at bagong injection. Baka nag-alala ako sa puso mo dahil ako may sakit na sa puso na yung parang pagkaano, may bumabara sa gitna. Gawa siguro nung baksin na hindi pa nakakalabas sa akin. Pinahina yung heart ko, binabarahan. Kaya yan ang inaagapan ko sa inyo. Hindi mo masabi kasi ang injection, anak. Hindi yan basta pagka-inject, wala lang. Nag-ikot-ikot yan sa katawan. Kaya ipahinga mo ang isip mo at saka ang katawan mo pagka na-inject ka. Ano sabi naman ni Ma'am nung ano, nalaman niya yung nangyari sa iyo kagabi, nung gabi? Ha? Nalaman ni Ma'am yung nangyari sa iyo kagabi? Oh. Ano sabi? Istorya man daw nila Mama dito ah. Ayaw ang pagkakuan si Mama. Ha? Istorya nila Mama dito ah, pagka-ugma. Ganto nila Mama sila Mama. Tapos? Nakaya daw sila ang kuan. Pasensya. Pumunta sila doon. Pero si Mama lang, si Tita Amin. Grabe. Pero dapat dili kami si Mama dito. Kaya wala naman si Mama nagyaw-yaw. Grabe nga siyan si Amik at saka si... Wala man si Tita Amik. Manang? Okay, naman si Tita Amik. Wala man nagyaw-yaw si Tita Amik. Tama nang raman. Bakit ba nag-entrada si Manang ng ganyan? Nang ganyan, no. Dapat nagpasalamat siya imbis na magsalita siya ng kung ano-ano sa teacher mo. Ano siya? Naghirap daw siya dito sa school. Naghirap sa Spain tapos may nangyari ba? Sabado at Linggo? Huwag lang ganyan yan. Tingnan ito sa iyan. Inantay nila ang Martes. Oh. Eh ako nga eh, gustong-gusto ko nang pumunta dyan eh. Kaya lang nahihilo pa ako sa biyahe at saka sa pagod ko eh. Inaantay ko lang mag-message ka eh. Kung may maglakad ba tayo ng Lunes. Nung nag-message ka sa akin, sabi ko, pumasok siguro to ano. Hindi mo na ako in-update. Ako, snack. Nanak ko, Dria, ay, sa hospital. Kung ano mangyari sa inyong dalawa, pag malakas ako, makakalipad ako ng wala sa oras. Noon pa, nagmamonitor ako sa inyo, pero wala sila sinasabi sa inyo kung anong nangyayari sa inyo. Ni birthday nyo nga nung maliliit kayo, papadala ako. Wala man lang ni picture na isinisend sa akin, nung maliliit pa kayo. Kaya ang laki rin ng ano ko sa kanila, akala nila porket, hindi porket silang nag-alaga sa inyo eh okay na yun sa akin, hindi. Ang dami kong hinahanap nun, mga maliliit pa kayo pero wala silang narinig sa akin.
hindi ko kayo pinabayaan, simulat bata pa kayo. Halos marami pa nga akong narinig sa kanilang hindi magagandang salita, pero ano, pinakitaan ko pa naman sila ng magaganda, ng pagtanggap sa bahay. Pag pumupunta sila doon, tanggap ko sila doon, wala silang narinig. Kung anong maitulong ko, naitutulong ko. Pero ganun, sumbatan nila ako. Kung akala mo, sila na ang magaling. Ang sama ng loob ko, sa totoo lang, masama talaga ang loob ko. Masamang masama. Totoo lang. Hindi alam ng anak mo si Tintin na na-record ko ang pag-uusap namin dalawa habang nag-aantay ng pila niya. Wala ka doon trabaho sa bahay. Nakakoy ko, mayroon ang gulo ka trabaho, nakakoy ko, magsubi, mayroon ang gulo ka trabaho. Kaya? Parang ako doon ako. Sabi, wala namang trabaho niya si Tintin. Wala namang ginagawa yan sa bahay. So, hindi ko magbugang sira. Hindi ko magbugang sira. Kaya nga, sabi ko sa'yo, kung ano man yung mga ginagawa mo doon sa bahay niyo, ano mo, kaysa mag-tiktok ka dyan, video mo kung ikay naguhugas, kung ikay naglalaba, kung ikay ano. Para makita nila, wala kang ginagawa. Pag-aaral ka, video-video pa ng amin para ano man ang sabihin nila, hindi naman totoo. Kaya nga, di ba, nagtitinda-tinda ka pa nga nung bata ka pa doon. Nakikita ko yun. Kaya nung nakaraan, ayan ang mga inaano nila sa akin. Wala naman yung ginagawa si Tintin. Sabi ko naman sa inyo noon, tulungan nyo na lang sila sa gawain sa bahay, sa kung anong mga kaya nyong gawin. Kaya ako, alam ko, ang mga anak ko marunong tumulong. Hindi kayong mga tamad na wala kayong pakialam. Ayan ang sinabi ni mama sa akin, wala namang trabaho yan si Tintin dito. Kaya nga nung minsan talaga nakakapag-isip ako ng buhuanin kayo ni kuya mo. Kaya lang, marunong ako rumespeto sa mga binitawan niyang salita sa akin. Na makuha ko lang kayo kapag namatay na siya. Pero ayoko naman mangyari yung mga ganung bagay na kukunin ko kayo pagka ganyan. Gusto ko ma-enjoy niya pa yung pagtanda niya na kayo ay maganda ang mga trabaho, maganda ang pinatakusan, na maipadama niyo pa sa kanila mga matatanda ang kaginhawaan ng buhay na hindi naman nila naranasan sa mga anak nila na ano. Alam mo anak, maganda sana ang araw ko sa inyo, kaya lang parang nakakaroon na talaga ako ng limitasyon na dahil sila mismo ang nagbibigay sa akin ng dahilan para ako ay mag-limit na para sa inyo. Pero sa inyo ni Kuya, hindi pa rin ang tatapos ang pagiging ina ko hanggang sa nabubuhay ako, hanggang sa mag-asawa kayo at mag-anak. Kung ano yung kaya kong maitulog sa inyo ni Kuya mo, hanggang doon na lang ako. Wala naman akong katuwang simulat sa pool. Lumaki kayo, wala naman akong katuwang. Kailan lang ako nagkaroon ng sandalan, ito lang. Kung hindi dahil kay man lang, siguro hindi na ako nauwi dito sa Davao. Dahil ano ba namang klaseng mga tao yung tinulungan ko noon. Kaya ba? Nakakasama ng loob talaga. Nagbalik naman ako. Alam kong maraming makaka-relate sa post kong ito. Pinost ko ito para malaman nila ang nasa loob ko.